So ayun, ito yung dash ko man. So mabalik tayo. Ang problema lang is you have 30 minutes to use it kasi hindi siya fully application. Di ba? So ayun lang, kung gusto niyo siya ma-avail or magamit talaga ng matagalan, syempre ipo-purchase niyo siya. Nandun naman siya sa Play Store, makikita niyo naman 'yun. Lalagay ko na lang din sa link description para hindi na kayo mahirapan, di ba? So ayun lang naman. Masaklap, naka 30 minutes na tayo. So yun yung free trial niya. Hindi katulad yung kay OBD, yung kay Torchlight, pwede mo siyang gamitin kahit yung initial lang na ano, na application. Pero ito kasi si Torchlight, although maganda din siya, problem lang is you have 30 minutes for trial, di ba? So yun guys. So for today's video, sisilipin ko yung top ko o yung overhead camshaft ko. So titingnan ko kung mas large na yung ibabaw niya para at least bago ko mag-change oil. So possible baka buklatin ko na rin yung ibabaw para malinisan na rin bago mag-change oil, kasi sayang eh, kasi bababa din yun doon pag nilinisan mo. So ayun, sisilipin ko muna kung kinakailangan ko, kasi mas magiging masilip ko yung ibabaw since 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 years na siya. So 9 years na, so ito malalaman ko kung ano performance ng Mag 1 na oil. So hindi na, yung unang first 3 years ko is hindi naman Mag 1. So galing siya sa Toyota, syempre gawa nung kasa maintain siya. So nilabas ko lang, hindi na ako nagpa-PMS sa kasa, so nag-DIY na lang ako ng sarili ko since marunong naman akong gumawa. So, okay. So 2018 ako nag-stop ng kasa. Ah, hindi pala, sorry, 16, 17, 18. O tama, 3 years nga. 3 years ako nag-stop sa kasa, so nag-DIY na lang ako. So doon ako nag-start ng gamit ng Mag 1 na yan. So malaman natin performance niya kung okay yung 5W30 na fully synthetic. Diyan natin malalaman. So ito sa akin is based lang sa mga experience ko. So pag nagkaroon ako ng sludge doon, kahit siguro konti lang naman, wala namang problema ng konti. Wag lang yung makikita nyo na ito sa video na to, yung picture na yan. So credit to owner ha. So ayun, doon ko malalaman siya kung anong performance ng Mag 1. Pero kung makita ko siya may sludge siya, so possible baka sa top cover niya meron yon, kasi syempre movable parts yan eh. So pag movable, so malamang tatalsik at tatalsik yan sa ibabaw, kasi hindi naman din ako gumamit ng mga additives, more on drain lang ako, flush. So yon, flush ng ano ha, hindi ko sinabing nag-flush ako ng kung ano man, ng additives. Basta, is flush, yung tinanggal lahat ng ano, yung oil. Ang ano lang yung sa oil sump niya is hindi ko pa natatanggal. So, possible, kasi doon may magnet din yun doon eh, posibleng wala. Para yung mga maliliit lang na bakal o anything na nagkaroon ng friction. Kasi almost lagi naman yung may friction kahit may oil kayo, dahil movable nga siya. Diba? So ayun, sa top ganun din, meron din yan dyan.
compare sa baba sa oil sump, talagang lubricated na lubricated dyan sa camshaft niya. Sa overhead, meron din yan. Pero hindi siya ganun kaano. So mostly naman eh, kailangan talaga na lubrication. Anything movable parts na steel, carbon steel o tawag dito as semi, mga ganyan. Kasi bakal nga siya, di ba? May tawag dyan sa engineering term eh. So, I think sa medium carbon steel, ganun. Check ko na lang ha, di ko ano, hindi ako sure ha, huwag kayo masyado mag-react. So yun, di ko lang tanda kasi andun yung sa board exam eh. Nakakalimutan ko lang, syempre matagal-tagal na rin. So ayun, doon ko malalaman yun ha, gagamitin ko ng borescope na to. So yun, balikan ko kayo. Tapos next step ko naman is kiklin ako ng AICB. So yearly naman. So 1 year, January 2023 ko nilinisan. So ayun, 2024 na ngayon, maglilinis ako since Sunday naman walang pasok, di ba? So ayun, balikan ko kayo kung anong masasaksihan ko dito sa camera na to. So I'll be back guys. So ito po yung camera, yung borescope ko. So ayan, ang problema is may sludge yung ibabaw. So mukhang sasabay ko to sa change oil. Nilagay ko na lang din sa video yung mismong video ng camera kasi medyo lumabo na siya gawa ng oil eh. Pero ayan, makikita is may sludge siya. Ayan yung brown. Ayan. A few inches later. So ayan guys, nasaksihan ko na may sludge siya sa ibabaw, sa cover niya. Yung iba namang parts niya, yung makikita mo doon sa video, sa nakita ko sa video, yung, although making tab siya, pero yung top niya, yung cover niya, so yun nga, katulad yung sinasabi ko is, may movable object dyan, so umiikot-ikot, galaw-galaw, lalo na yung, hindi siya rocker arm eh, pero as almost similar siya sa rocker arm sa mga unang-unang sasakyan. Rocker arm kasi yun sa mga gas eh. So ayun, yung overhead camshaft niya nandun, makikita niyo. Pero hindi ganun kaklaro ha, pero makikita niyo yung color brown. Yung brown na sunog. Sana naman hindi siya worse pag nabuksan ko siya. So bibili ako ng sealant or yung gasket na original mismo ha, huwag kayong bibili ng hindi kasi may oil yan dyan sa ibabaw. So pag nagpalit kayo, dapat yung original kasi pag hindi nyo nahigpitan ng maayos yan or na punit yung sealant na yon o yung gasket na yon, tatagas ang oil nyo dun, makikita nyo yun dun sa top, sa top, di ba? So ayun, i-schedule natin yan, schedule natin yan, isasabay natin sa change oil at yung cleaning ng overhead camshaft kasi para isang bagsakan na lang siya. Dahil syempre doon din naman ang bagsak noon pag nilinisan mo siya. Tanggalin mo yung cover, yung top. Tapos change oil drain. So, yun. Meron naman tamang panlinis dyan eh. O, kahit siguro kerosene. Pwede na yun. Malinisan lang siya. Matanggal lang din yun. Then, after noon, palit ka ng bagong gasket. Hindi katulad dun sa ano ha, intake manifold. Okay lang yun i-use mo. Pag tinanggal mo, hindi mo naman kailangan magpalit. Unless kung may punit yung gasket niya. Kung wala naman, no need na. Pero ako kasi nung dismantle ko yung intake manifold ko. So, tama ba yung sinabi ko kanina, intake manifold? O basta yun yun ha. Medyo na ano lang ako. Nalito lang. So, ayun. Yung intake manifold, tinanggal ko siya. So, hindi na rin ako nagpalit ng gasket. Diba? So kasi wala naman siyang biak or anything na defective or deteriorated. So ayun, schedule ko yan ha, babalikan ko yun. So to be continue na naman tayo guys. So thanks for watching. See you on next DIY.